Hello! Kamusta? Mabuti, ladies, mabuti. Kamusta? Larry Imatani. Larry, kamusta Larry? Okay naman. Eto, umaga ngayon dito. Oo nga, magkaiba ng oras eh. Dalawa, actually, kami ni Deus, kahit na nasa Canada kami, magkalayo din kami. Nang oras. Time difference kami, 2 hours. Yun sa inyo. Umaga ngayon dyan sa Australia. O nga pala, si Larry po ay nasa Australia. Okay, welcome. Welcome, Larry, to Deus, the XL si show. Okay, welcome to the XL show. Thank you, si Larry, thank you. Larry, kaklasik. Trivia lang, kaklasik ko pa yan nung kinder kami. Oh, 52 years na. 52 grabe. Years na kami magkakilala. 52 oh. Years, Larry. Grabe. Oh, tinalo pala yung ano natin, Chris. Tinalo yung 30 years natin. Oo, oh, ito 52. 52, grabe. Galing, galing. And then a little trivia lang, bago natin umpisahan yung kanyang kwento, na nakaka-amaze, grabe, na toy collection. Elementary pa lang kami, mahilig na talaga maglaro yan. Gagano. Habang nagleleso kami, naglalaro. May mga dalawa. Pero Larry, grabe, nagdala mo. Nagdala mo hanggang sa patanda mo. Oo, oh, wala. Ano, sabi nga nila, little boy in a man's body. Child at heart pa rin, no? Oo, oh, child at heart pa rin. Magandang tulong during COVID. Oo nga. Mas na paano siguro, no, during COVID, no? Mas na pa-focus ka rin sa hobby mo. Kasi walang ginagawa eh. So, very thankful ako na ito yung hobby ko. Oo. Yung iba lumalabas para mag-inom or ano, ako nandito lang. Tapos naging sideline na rin ng konti. Kumisa may mga nagpapapintura, $10 isang piraso. So, okay. Not bad. Okay. Yes, so yung nasa likod mo ngayon, yan yung mga collection mo. Yan yung mga diorama, mga sangkatutak na mga diorama. Okay. Na dyan na rin naka-display yung mga collection ko. Okay. Meron pang mga ilang, a few hundred na nasa garahe, ginawa kong bodega, nilagyan ko ng shelves. So still for painting. Okay. Mm-hmm. Okay. Dioramas, pag sinabi mong dioramas. Ah, ikaw nang paliwanag ko, mas matalino ka. Parang nag-recreate ka ng isang scene. So, and since alam mo naman nung nasa eskwela tayo, mahilig ako sa history. So parang na-translate ngayon yung love of history by recreating certain historical scenes. So makikita nyo sa mga diorama mamaya pag tinur ko kayo, meron mga about ancient Egypt or yung American Civil War, yon. So yun yung mga focal points in history na medyo nagustuhan ko. Marami pa akong ibang gagawin like World War II or Wild West, pero hindi pa buo yung mga diorama eh. Tapos meron din akong malaking ano, dahil nga ang background natin Catholic. So nag-start akong mag-collect ng mga figures ng buhay ni Jesus. Mm-hmm. So may Life of Jesus diorama ako na one of my biggest dioramas. Tapos meron pang work in progress na Samurai Japan dahil nga 1/4 Japanese ako eh. So hindi pa rin gawa 'yon. Yung blankong makikita nyo, may blanko sa ilalim ng Life of Jesus diorama. 'Yun yung gagawin ko sana ng Samurai Feudal Japan diorama. Wow. Ano? Galing, no? Deus, excited ka na ba? Oo. Excited na ako eh. Sa kwento pa lang eh. Excited na ako eh. So, Larry, baka okay. Tour. Pasyal mo na kami ngayon. Pakita mo sige, na ako, sige, Larry. Sige. Tuturo okay. Kayo sa aking hobby room. Okay. Alright. Enjoy the tour, everyone. Guys, so welcome to the hobby room. Ito yung aking maliit na mundo dito sa Adelaide, South Australia. Dito ako nag-uubos ng oras, especially during COVID. So ayan, makikita ninyo, best friend ko ang IKEA dito dahil sa ginagamit ko yung kanilang mga furniture. Ayan.
I have 6 IKEA cabinets just to hold yung collection. Tapos ito, dahil wasted space siya, dahil likod siya ng pinto, bumili ako ng IKEA frames at nilagyan ko pa rin ng part of my collection. This is the table where I paint miniatures, do some conversions or assembly. Ayan, parang pang CSI. So yan yung mga stash ko ng mga iba-ibang mga parts, wires, glue gun stick. Tapos ito yung mga food keeper tubs na puno ng iba-ibang toy soldiers na due for painting or nagbabuy and sell na rin kasi ako ng konti. So, yan. Kung minsan, sumasideline. Yan yung ibabaw ng mga cabinet. Yan, makikita nyo. Puno pa rin yan ng toy soldiers yung mga fruit boxes na yan. Eto, mga for painting. Ito, diorama naman ng Waterloo kung saan in-intercept ng mga Polish lancers ni Napoleon Bonaparte yung British Heavy Cavalry, Royal Scots Grey. Ito, diorama naman ng artillery battery during the American Civil War. So may mga accessories like yung mga logs tsaka yung fence na kailangan pinturahan ko pa. Ito naman diorama ng Pickett's Charge, also at Gettysburg, American Civil War. Ito is the Union side, one of my dioramas of the American Civil War. So, mapapansin nyo, marami akong dioramas about the American Civil War. Ito, a half-finished diorama ng Waterloo kung saan sinalakay ng French cavalry yung mga British infantry. So, meron pang around 50 pieces na kailangan kong pinturahan dyan. Kaya, kulang-kulang pa yung itsura ng diorama. Another diorama of the American Civil War. Ito naman, nagsagupa yung dalawang grupo ng cavalry, Union at saka Confederate, near a farmhouse. Another diorama of Confederates charging during the American Civil War. Last of the dioramas, Union infantry charging. Ito guys, ito yung diorama na recently ginawa ko. Hindi pa tapos siyang, makikita nyo marami pang not fully painted na figures. Pero diorama ito ng gladiator scene. So ayan, meron pang scene dyan na parang spolarium. Hinihila na yung patay na gladiator. Tapos itong mga ito nag-aantay na lumaban. Ito naman diorama ng isang scene ng Pharaoh at saka yung anak niya na nagaling sa hunting. Nagkita sa harap ng gate. Ito, diorama naman ng ancient China.
So, nagkakaroon ng ceremony yung emperor, tapos sinalakay sila ng mga rebelde. Yung building na yan, galing lang yan sa isang Ninja Turtles toy na kinonvert ko. This is a diorama of a wedding in ancient Egypt. So, yan. Pinoporma ko pa lang yung mga figures dyan. Tatapusin ko pa yung flooring at saka yung painting ng mga buildings tsaka ibang figures. Ito naman, diorama ng mummification room in ancient Egypt. Wow! Ang galing! Ang galing! Grabe yan! Grabe, wow. No? Mega hobby! Ilan taon mong ginawa yun? Iba-iba yun. Dami. Magmula nung naglanding kami sa Australia 9 years ago, pangarap ko na yan. Tapos nakalipat kami ng bahay namin mga after 4 years. So mga 5 years ko ng Pinlano, paunti-unti, best friend ko dito, IKEA, bumili ako ng mga Billy bookcase. Tapos unti-unti, Pinlano ko na yung paggawa. Tapos tama-tama, nauso na ang YouTube. Oh. So, nood lang ako ng nood ng YouTube. Paano gumawa ng building, paano magpintura ng mas maganda. So, from there, nag-flourish na. Tapos, I also meet a lot of Australians that are also into the hobby. So, yun na. Nag-join na ako ng club. Okay. Saan mo kinukuha yung mga toys mo, yung mga maliliit? Saan mo binibili? May mga shop talaga na hobby shop, tawag nila. Tapos, over internet, eBay, isa rin sa mga best friend ko ang eBay. So, bumibili ako sa mga ganyan. Pero recently, karamihan ng purchases ko, may friend ako na nag-retire recently as a prison guard. He's now buying and selling toy soldiers at much cheaper prices. So, tinigilan ko na yung pagbili-bili masyado sa mga shops. Sa kanya na lang ako bumibili dahil mas mura na. Oh, okay. Teka lang, may tanong ako. Nakita mo kanina yung dami ko soldiers na gano'n. Oo. Oh, oh, oh. Mga ilan na yung soldiers na sa lang. Isang scene, yung scene na yon, ilan sundalo yon? Yung parang ano, yung Civil War ng Amerika. Oh. Yeah, ano yan eh, meron akong 6 na diorama ng Civil War, pero yung massive infantry, siguro mga around 200-300 ang isang diorama. Oh. Ang ano? Total of, as of now, mga ilan yung total na tansya ko, hindi ko na kasi binibilang eh, pero ang tansya ko nasa around 5,000 pieces na siguro itong collection ko at least. Mga around. Pero nagugulat kayo sa 5,000. Yung mga kaibigan, ako pa nga may pinakamaliit na collection sa club namin. Oh my meron, God. Oh, meron kami isang member, ang total toy soldier collection niya nasa 60,000. Oh. Deus, may bahala ka na mag-umpisa? Kanina lang nga parang oh my god. Pero Larry, paano mo na sa start yung concept? Anong nauna, yung nagustuhan mo yung laruan o may concept ka na Civil War muna o Egyptian? So paano, saan nag-umpisa yung ano mo? Usually kasi pag yung mahilig kasi ako ng magagandang sculpts. Okay. So, sa akin yun muna. Pag nakita kong maganda yung figure, whether painted or unpainted, kasi marami dito painted na pag binili ko eh. Tapos ine-enhance ko na lang kung di ako happy sa pagkakapintura. Okay. Pero maraming unpainted, like ito. Tulad itong figure na to, unpainted to. Mm-hmm. Tapos pag pininturahan mo, magiging ganito na itsura niya. Wow. Pwede mong pakita ng side by side. Ayan. Irrotate. Wow. Wow, galing, no? Laki ng difference, no? Oh, pero itong figure na painted na to, it probably took me pautay-untay, pero pag inadap ko, siguro mga around 5 to 6 hours kung pininturahan. Sa isang figure na yan, no? Isang figure. Pero ngayon, dahil nga marami na akong practice, pag yung merong mga basic painting, tawag nila yung wala nang masyadong shading, nagbabayad sa akin ng mga $300 for 400 pieces, oh na maliliit,
O, kaya kong pinturahan yun in 1 week. So, may ano pala, no? May pwedeng miniature business yung miniature toys mo, no? Oo, although pag kinumpute mo yung per ora, dahil mahal ng per ora natin dito sa Australia at saka Canada, lugi ka kasi pumasok ka na lang sa trabaho. Pero kasi passion ko naman eh. Hobby naman eh. So, baka naman, nag-enjoy ako, kumikita ng konti. Hindi, dahil baka masyado ka lang friendly magpresyo. Pero sa tingin ko talaga mahal. Hindi, yung totoong presyuhan. Yung totoong presyuhan. Kasi ikaw masyado ka mabait eh. Pag yung mga hindi ko kilala, isang figure, $10. Isipan mo. Oh, yung ganitong nakatayo, yung ganitong nakatayo na figure, hindi ako nagpintura niyan ha. Pero, painted na yan nung binili ko. Pero, yung mga ganyang figure, $10 yan pag pipinturahan ko ng ganyang kaganda. Pero ano yun? May amaze lang ako kasi, diba, dati pa sa Pilipinas, bumibili tayo mga toy soldier na maliit. Oh. Pero karamihan na nakaporma niyo, puro nakaganon. O kayo nakadapa, nakaganon. Parang dalawa, tatlong forma lang. Ano ginagawa mo? Eh, bakit iba-iba dun? Iba, nakaganon yung iba. Over the years na natuto ako nung hobby, syempre, nagbabasa ka ng mga magazine, books, tapos nag-uso yung YouTube. Natuto na rin ako kaya tawag nila conversion. Mm. So, chachap-chapin mo yung braso na hindi mo gusto or i-reposition mo siya. I-opera. Tapos, parang inooperahan. Tapos, bibili ka ng mga paperclip para maging wiring. Tapos, mamasilyahan mo. Meron namang masilya na nabibili for skill modeling. Ganun lang nangyayari. High level tapos, na pala yan, no? Nako-convert siya to figures. Tapos meron na rin akong in-sculpt na ilang piraso. From scratch, in-sculpt ko siya. Paano yun yung nabanggit mo kanina may nagpapapintura sa iyo? So ano yun? Ayaw na nila pinturahan? O sa sobrang dami rin nilang ginagawa, pinapagawa na lang sa iba? Kasi, o yung iba kasi, hindi talaga marunong mag-paint. Pero mahilig mag-paint. Okay. So like, may papakita ko sa inyo, kukunin ko lang sa cabinet na sige. Apat saka yung mga brush mo naman. Pinapinturahan sa akin. Sige. Ko lang, parang... So ito, pinapinturahan sa akin to. Arabian Rider. $20 single ko kasi iba yung bayad sa camel, iba yung bayad sa rider. Okay. Huh? Mag-India yan. Eventually, kayo wala yan. Oh, magkahiwala yung bayad sa kabayo or sa mount. Pero nakadikit siya. Oo. Oh. Tapos hindi, originally magkasama talaga sila o sinakay mo lang. Oh, magkasama wow. Talaga pero ang ano niyan, plain color white lang yata ito. Okay. Plain plastic white. Tapos pininturahan ko. So ayan, ako nagpintura niyan. Ganda, no? Tapos eventually naghahanap siya ng ibang toy soldier. Sabi niya, ipalit ko na lang sa akin. Palit ko na lang sa iyo yung pinapinturahan ko sa iyo. So naging akin na yung ako mismo nagpintura. Kaya pa nagpipintura ako, I always try to do my best dahil it might end up as part of my collection. Ayoko ng badly painted figures sa collection ko. Hindi, dapat lagyan mo na ng pangalan mo, Larry Imatani Toy Collection Company. Oo. So Larry, ano yan? Both brush tsaka airbrush, I'm sure. Ngayon pa lang ako nag-aaral ng airbrush. Oh. Pero pakita ko lang sa inyo kung gaano karami yung brush na ginagamit ko. I-reverse ko lang yung aking camera para makita ninyo. Kadagdagan mo na rin yung ilaw. Ayan, oh. Okay. Ayun. Ayan yung mga brushes ko. Ayan yung mga paint. Larry, pwede kang humawak ng isang brush. Pakita nga. Sapat na. Teka. I-reverse ko lang ulit yung camera para... Ayos, no? So, ibang bristle, no? Oo. O, kasi merong fine bristles. Merong for dry, tawag nila dry brush. Yung mga corner. Oo, no? Mm-hmm. Merong flat. Tapos ito. Pati makeup brushes, pinakialaman ko na bumibili ako sa mga pharmacy ng mga makeup brush. Oo, kasi maganda ito pag yung mga nagpipintura ka ng mga building, mabilis magpintura ng buildings. Oo. Using makeup brushes.
Buti hindi nagagamit ng asawa mo yan. hindi naman. Pero ang nakakatuwa, dahil nga tatlo yung anak ng babae. Sanay kami ni Deus. Clown. tapos mukha ng payaso, no? Mukha ng boyoyong clown.